Magandang araw sa inyo lahat. So, andito na naman ako. Magbibigay lang ako ng advice sa inyo at tips sa mga mag-asawa. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, uso na ang gadget. So, magbibigay lang ako ng advice sa mga aking naranasan dahil sa edad kong ito, marami akong naranasan ng mga hirap sa buhay. Share ko lang paano tumagal ang inyong pagsasama. Bago ang lahat, kapag bago pa lang tayo sa aking YouTube channel, pag-subscribe na lang and then pakipindot ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod pang video. Okay? Manalig muna tayo sa ating mahal na Panginoon araw-araw na ipagdasal natin na sana gabayan tayo sa gawain natin araw-araw. Saan man tayo magpunta, gabayan ang ating pamilya, ilayo sa kapahamakan. Okay? Una sa lahat, unahin ko muna yung kapwa ko lalaki. Una sa lahat, ipakita mo sa iyong asawa na mahal mo siya. So, yan. Bawa, kung ikaw nagtatrabaho, o dapat pag-uwi mo, kung anong pinakita mo nung ikaw ay nanligaw pa sa kanya, namba, noon, lagi mo siyang tinadalhan ng flowers, hinatid sundo sa trabaho, laging dinidate, diba? Binibili na pa sa lubong. So, dapat, walang magbago. Dapat, ganun pa rin, hindi yung hanggang doon lang. Nung nagsama na kayo, naputol na. At pangalawa, bigyan ng importansya o halaga ang inyong asawa. Hindi yung huwag yung gawing alila kung walang trabaho, sa bahay lang. So, minsan, ginagawa nyo na lang utusan. So, di ba? May mga ganong senaryo eh. Minsan, yung ibang babae, nagreklamo. Hindi naman sa lahat ng lalaki, pero may mga ganong lalaki na pag-uwi ng bahay, ay kumugaling sila sa trabaho, pagod sila, so utos-utosan na rin kanilang asawa. So, di ba? O, kung okay lang siguro, kung wala pa kayong anak, pero pangit pa rin pakinggan. Kung may anak na, lalo na't kung may anak na. So, yan. Iwasan niyo yung ganong bagay kasi nakakasira sa relasyon niyo. So, minsan nakakapag-isip yung babae, inasawa ba ako para maging katulong mo? Diba? Magiging alalay mo. Pangatlo, mainit ang ulo ng asawa mo, huwag mong salubungin. Diba? So, hayaan mo huwag sa mainit ang ulo. Hayaan mo siya magdadakdak. Hayaan mo lang siya. Diba? Kasi lalamig din yan. Huwag mong sasalubungin para hindi kayo mag-away. So, yan. Tandaan yan, ha? Mga kapwa ko lalaki. Kung mo lalaki tayo, huwag tayo mag-astang lalaking lalaki talaga. Diba? Asawa naman natin yan. So, sa oras ng kagipitan, sa oras ng kahirapan, siya lang ang karamay mo. Yan ang tandaan. Ang apat, huwag mong babae. Yan, isa yan sa lahat. Huwag mong babae kung ang iyong asawa ay nagbago ng katawan, tumaba, kasinanganak, so, nagkaroon ng street smart sa katawan, nagkaroon ng hiwa, kasinasiis, diba? So, pumangat yung katawan, diba? So, minsan yung ibang lalaki, ganun ang asawa ko. Nakakita lang na maganda, pinagpalit na si Mrs. Oh, come on! Diba? Yan ang maling-maling gawain. So, dapat, kahit anong bang magbagong itsura ng asawa mo, huwag mong tingnan sa panlabas yan. Tingnan mo yung kalooban ng asawa mo. Tsaka, minsan, nambababae ka dahil, minsan nag-aaway kayo. Diba? Nag-aaway kayo, tapos, nagpag-chat ka sa iba. Diba? So, yun. Sinabi mo yung mga problema, ganyan. Hanggang naligawan mo na yung babae. Hanggang nagluko ka na, yan ang iiwasan mo. Hanggat maaari, focus ka lang sa iyong pamilya. Lalo kung may anak ka na. Panglima, mas ipriority mo ang iyong pamilya bago ang iba. So, nabawa, may lakad kayo ng iyong asawa. So, ngayon, may tumawag sa'yo, barkada, kumpare, pre, may lakad tayo, may inuman tayo. So, huwag mong
tanggihan mo yun. So, mas unahin mo yung pamilya. Okay? So, family first before others. Okay? So, kung hindi naman importante yung lakad ng barkada mo o ng kaibigan mo, so, nung kumpare mo, mag-iinuman lang kayo, o, di ba? Tanggihan mo. Mas unahin mo yung pamilya mo kasi sila lang ang karamay mo, yung pamilya mo. Sila lang ang karamay mo sa hirap at ginawa. Anim, kung ikaw ay nakasahod na, lahat ibigay mo sa iyong asawa. So, ibigay mo, siya na mag-budget. Lahat ibigay mo. So, humingi ka lang ng allowance mo sa iyong trabaho. Kung ikaw na mamasahe, humingi ka lang pamasahe. So, kung magkano pamasahe mo sa isang linggo o kinsinas, kung ikaw ay nagkukumyot, at saka pagkain mo, kung hindi ka nagbabaon, kung ikaw naman ay may sasakyan, humingi ka ng pangkasulina, at saka extra money sa iyong wallet in case of emergency. Yan. So, hindi yung ikaw yung nagbabudget sa iyong pamilya. So, kung ikaw nagtatrabaho, ikaw may hawak, nagbibigay ka lang ng, alam mo ba, makano ba budget mo sa isang araw? 300 pagka ito, 300, huwag. Parang pangit yun. So, dapat ibigay mo lahat ng buo. Ibigay mo lahat ng buo sa iyong asawa. Bahala na siyang mag-budget. Humingi ka lang ng tama para sa iyong allowance. Pang-pito, ugaliing magpaalam sa iyong asawa kapag ikaw ay inaya ng iyong kumpare, ka-workmate, na mag-inuman, alam mo, mag-unwind. So, alam mo, gagabihin ka na. So, magpaalam ka. So, alam mo, bago ka mag-out, alas 5, siyempre, hindi mo pwedeng minsan kayaan. O mamaya, wala pang out nyo, inom tayo. So, ayaan. So, ngayon, magpapaalam ka na sa iyong asawa na okay, hindi ako makauwi ng maaga. Kung okay lang ba sa'yo, nagkaayaan lang kayo mag-inuman. So, saglit lang naman. So, at least, para hindi maghintay siya ng matagal sa'yo. At least, labos, lagi kayo sabay kumain ng hapunan. So, kumain na siya ng mauna. Mauna na siyang kumain para hindi naman siya magkasakit. Pangwalo, maglaan ka ng pera. Alam mo, may allowance ka. Kung sobra-sobra naman, marunong ka magtipid, itago mo. Kaya magbigay ka ng ekstrang pera sa asawa mo para at least kahit paano, pagdating ng day off mo, mailabas mo man lang siya. Diba? Ibig sabihin, kasi sa bahay, buhay ng babae sa bahay, sa totoo lang. Kasi ako, naranasan ko rin na mag-alaga ng mga anak ko. May maliit ka, nakakapagod. So yung routine nila araw-araw, umaga, magluto, para may makain yung mga anak mo, pati ikaw, bago ka pumasok, makakain ka. Tanghali, magluluto ulit. So kaluluto lang umaga, parang ang bilis ng oras sa bahay. So luto na naman, mag-iisip naman kung anong lulutuin sa tanghali, mag-iisip naman kung anong lulutuin sa hapon. Tapos, maglaba, mag-alaga. So yun yung routine nila araw-araw. Kung tutusin talaga, mas pagod sila kaysa sa atin. Ano mo ba yan? Kasi naranasan ko ng mag-standby lang nung pandemic. So, yung nakikita ko yung gawain niya, nakakaawa. So, yun paulit-ulit, maglinis ng bahay, maglaba, paulit-ulit ang paulit-ulit. So, ikaw naman na nagtatrabaho, although yun din yung trabaho mo paulit-ulit, pero kahit paano, pagpasok mo pa lang ng trabaho, so may ambience kang nakikita iba naman. So, halimbawa, kung ikaw ay nag-commute, so nakakita ka ng mga puno, di ba? O nakakita ka ng mga ibang tao, pagdating sa office, nakakita ka ng masaya, so di ba? Siya, nakakwentuhan niya sa bahay, kung hindi kapitbahay, paano? Kung hindi lumalabas siya kapitbahay, di kausap niya sa bahay yung anak mo lang, di ba? Nanonood ng TV. So, kung yun ang laging gawain nila, sa totoo lang, nakaka-stress din. Diba? So, bigyan natin sila ng importansya at saka higit sa lahat pang pag-unawa. So, yon. So, unawain natin sila. Minsan kasi mainit ang ulo nila, pagod sila. Totoo naman, huwag natin sabihin, asawa ko, walang trabaho, nasa bahay lang. Hindi pwede kasi mas pagod sila kaysa sa'yo. Pang-siyam, kung kayo ay nag-aaway, alam mo, nagkatampuhan kayo, ma hindi kayo pagkaunawaan. So,
dapat pag nag-away kayo, kayo lang. Huwag niyo sabihin sa magulang mo, kaibigan mo, kumpare mo, 'di ba? Kasi kapitbahay mo minsan kasi basta maayos pa, minsan may mga sinusumbungan kang sul-sul din, mas lalo katulong sisiraan ng asawa mo. Parang ganyan, magsasabi ng masama, ikaw naman nadadala ka din sa sama ng loob mo. So yun cause ng hiwalayan. So hanggat maaari, mag-aaway kayo, kayo-kayo lang. So huwag niyong sabihin sa iba, hanggat maaari, isolve niyo agad, huwag niyong patagalin ng ilang araw hanggat may nag-aaway ka ng umaga. So siguro matagal na yung mga tatlong oras ng tahimik kayo, hindi ilay lumamig. So suyuin mo siya. So ikaw naman lalaki, huwag kang ano, suyuin mo. Kung mo siyang may kasalanan, suyuin mo pa rin. Pakita mo mahal mo siya. Okay. Kasi pag mga ganon, madali kayong, madali masolve lahat ng problema kung ganyan. So isa sa inyo nagpakakumbaba. Kung isa sa inyo, marunong magpakumbaba. Pang-sampo, kung ikaw naman lalaki ay umiinom, mahilig kang uminom, dapat, pag uminom ka, may pantira ka. Ibig sabihin, huwag kang uminom ng sobra. Ibig sabihin, pag uwi mo, parang normal ka pa rin. Kasi pag sobra ka ng lasing, tapos hindi mo alam kung paano dalhin yung alak sa iyong katawan, dapat sa tiyan nilalagay, hindi sa utak. So minsan, pag uwi mo ng bahay, napagbubuntungan mo, pamilya mo. So minsan, maaaring nasaktan mo sila dahil sa iyong kalasingan. Diba? So, kung mag-iinom ka, dapat ilagay sa tiyan. Okay? Alam ko, mga lalaki ka naman umiinom. Ako minsan, nainom naman ako, pero minsan lang. Pero hindi ako inom na lasing kasi one time, wala ka na sa sarili, so nabablockout ka. Totoo yan, nabablockout ka talaga. So, iwasang uminom ng sobra. Okay? Mga lalaki, iwasang uminom ng sobra. Pang-ilibin, so iwasang nakipag-chat sa ibang babae, lalo na hindi mo kilala kasi tapos yung pinag-uusapan nyo iba na, diba? Isa pa yan. So yung pinag-uusapan nyo iba na, iwasan yan kasi nakakasira ng pamilyar. Pag nakita ng asawa mo yan, mag-aaway kayo. So mawalan ng tiwala sa'yo yan, ang asawa mo. Lalo na may mga I love you na, nandiligaw ka na. Parang sinira mo na yung pamilya mo. Yan, iwasan mo yan. Kung may pag-chat sa'yo, kung okay lang naman, wala namang masama, basta yung pinag-usapan nyo, hindi foul. Ibig sabihin, hindi masakit sa mata ng iyong asawa. Okay? Yan, tandaan nyo yan. Okay, panglabing dalawa, kung ikaw ay bibili ng pasalubong sa iyong anak, dapat, bilhan mo rin yung asawa. Hindi yung dati, lagi mong binibilhan yung asawa pag umuwi ka, may pasalubong. Nung nagkaanak kayo, anak na lang, binibilhan mo, hindi na yung asawa mo. O, di ba? Mga ganun eh. Na, ay, bibilhan ko pala yung anak ko. Nakakalimutan mo, lagi ng ganun, yung asawa mo, hindi mo na nabibigyan ng gusto. Ano ba, may gusto pala siya, hindi mo na tanong na may bibilhin pala. So, dapat, lan mo rin siya, samahan mo siya ng, dapat, samahan mo din siya ng, pagbili kung anong gusto niya. Panglabing tatlo, siyempre, ang mga babae, mayroong mga personal hygiene na kailangan. So, dapat bigyan mo sila ng budget doon. Alam mo, mga, kasi ang babae, ito yung matulad ng natin mga lalaki na kahit ano lang sinusuot. So, pag nakasuot tapos balik ko, okay na. Ang mga babae, bali. So, bigyan mo sila ng budgetan mo sila na pambili man lang kahit pulbo, di ba? Lipstick, lotion, di ba? Kasi nung dalaga pa sila, lagi nilang ginagawa yun, mayroon sila. So, nung nagtatrabaho pa sila, so ngayon hindi na sila nagtatrabaho dahil nag-aalaga na lang ng mga anak mo, so hindi na sila nakakabili ng gusto nila. So, dapat budgetan mo rin sila kahit paano para matuwa naman sila. Panglabing apat, huwag pag-aawayan ang pera. Okay? Kasi minsan karamihan sa, hindi naman sa lahat ha, pero pag nawala ng pera, pinag-aawayan na kung nasaan napunta, ganyan-ganyan. Ang pera kasi
madali naman kitain yan. Kung ikaw may trabaho, ikaw ay masipag, so madaling kitain yan. So hindi dapat pagawayan. Ano ba? Yung asawa mo, nawala yung pera. 5,000, nawala. Pinatago mo kasi kailangan mo, nawala. So, nandiyan na lang tayo yung pagsabihan mo siya, pero huwag mo siyang aawayan kasi hindi natin alam dahil sa nangyayari, nagiging ulyane ng asawa mo, makalimutin na. Dahil siguro sa dami ng tinurok na anesthesia nung nanganak, may mga ganun eh. So, malimutin na kung saan niya nilagay. So, huwag mo siyang aawayan. Hayaan mo lang hanggang maalala ninyo kung nasaan. Huwag niyong, ganyan, awayin mo agad. So, magkaroon pa kanungkos ng, dahil doon, nagkakasakitan kayo, yan ang iiwasan niyo. Okay? Huwag pag-aawayin ng pera. Ang pera ay madaling kitain. Pang-15, so, huwag kalimutan ng mga okasyon tulad ng birthday ng asawa mo, anniversary niyo, birthday ng anak mo. Kasi, ako, laging ganun, nakakalimutan ko. Pumapasok ko sa trabaho, naalala ko, nung pagtingin ko ng Facebook, birthday pala ng asawa ko. So, nasa trabaho ko, di ako nakapag-leave. Di ba? So, yun lang yung time na I celebrate yung birthday niya. So, pumasok ka pa. So, ganun ako minsan. Hindi lang, minsan 2 times po nangyari sa akin. Kaya, grabing sorry ko sa kanya. So, pero bumawi na ako pag-uwi ko, bumawi naman ako. So, pero mas nauna pa yung ibang bumati sa asawa mo kaysa sa iyo. Dapat ikaw ang mas naunang bumati sa kanya. Dapat pagising pa lang umaga, batiin mo lang siya ng happy birthday, happy anniversary, o anniversary nyo. Dapat ikaw ang mas maunang bumati. Hindi yung nakita mo sa Facebook, mahidin na siya na happy birthday to me, ikaw ni, tapos binati siya ng ibang tao, ikaw hindi ka bumati, nakalimutan mo nga, nakakasama ng loob yun. So yan, so kung ikaw naman ay malimutin, ilagay mo sa kalendar mo, sa reminder sa cellphone mo, para matandaan mo, 2 days before, 1 day before, i-alarm mo siya para at least makapag-prepare ka na. Okay? 16, ugaliing humingi ng sorry sa iyong asawa kung ikaw ay nagkakasala, kung ikaw ay nagkamali, may nasabi kang hindi maganda, na kinasama ng loob niya. Ugaliing mong manghingi ng pasensya, sorry, kasi nga tao lang naman tayo nagkakamali. Para at least yung iba kasi yun lang may kasalanan, yung pang galit, di ba? So, tayong mga lalaki, iwasan natin yan. So, para tumagal ang ating relasyon sa ating pamilya, para lifetime kayong nagpamahalan. Okay? So, iwasan natin yung mapagmataas tayo. Kung tayo nagtatrabaho, ang ating asawa ay nasa bahay lang, ganun na lang ang ginagawa natin. So, isipin natin, mas pagod sila kaysa sa atin. Ang 17, ito ang pinakatanda nyo. Huwag na huwag nyo sasaktan ng inyong asawa. So, huwag nyo pagbuhatan ng kamay. Diba? Kasi, iningatan ng mga magulang nila yan. Nung inasawa mo, saka mo pa sinaktan. Diba? So, pagdating sa'yo, nagkasala yung asawa mo, kahit ano pang, gaano pa kalaki ng kasalanan ng asawa mo, huwag na huwag mo pagbuhatan ng kamay. Diba? Kasi, pag pinagbuhatan mo ng kamay, habang buhay nilang dadalhin yun. Diba? So, kung nagkasala sila, pagpaliwanagin mo. Pakinggan mo yung paliwanag nila. Pakinggan mo yung side niya kung bakit nagawa niya yun. Kung siyang may kasalanan. Tapos, kung mag-apology siya, di, alam mong katanggap-tanggap na may apology niya, tanggapin mo. Di ba? Wala namang masamang magpatawad. Kasi kahit ilang beses pang magkasala, wala namang masamang magpatawad. Tao lang tayo. So, kailangan natin magpatawad. So, para at least, sa kagagaan din nating naramdaman yan. Pag once kasi nagpatawad tayo,
sa pakiramdam natin, gumagaan din yung ating dibdib. So, yan, tanda niya yan. Pang 18, ito hindi lang para sa lalaki, para din ito sa babae. Kaying magkwentuhan kayo kung bago matulog, pagkagising sa umaga. So, mas okay kasi bago matulog, alam mo, di ka papagod. So, bago kayo matulog, kwentuhan mo na kayo ng asawa mo. Alam mo, tanungin mo siya kung may mga problema ba siya. Yan, tapos magsishare kayo ng inyong mga naranasan. Magsishare ka ng naranasan mo sa trabaho, yung masasaya, huwag yung pangit. Tsaka, para magsishare din siya ng mga naranasan niya sa bahay. So, para at least, lagi kayo nag-uusap, lagi kayo nagkukwentuhan ng masasaya, basta ganun. Para at least, kung may problema man siya, masasabi na sa'yo, hindi siya mahihiya. Diba? So, ganun lang yan. Para at least, yung mga problema nyo, kung may problema siya, hindi lang siya ang magsusolve, pati ikaw. So, dalawa kayo. So, madali lang. Kasi, ang problema, nandyan lang yan, pero kaya yan pag dalawa kayo. Kaya yan pag marami kayong magtutulungan. Diba? Ganun lang. So, yan. Yan sa mga lalaki at saka higit sa lahat, ugaliing mahalin ang inyong asawa. Okay? Yan ay para sa mga lalaki. Ito naman ay para sa mga babae na, alam mo, hindi ka nagtatrabaho kasi pinatigil ka ng asawa mo. Kasi gusto niya agad na, alam mo, may trabaho ka, pinaresign ka kasi may ibang ganun eh. Sige, sa bahay ka na lang. Gusto ko sa bahay ka lang. Gusto ko magkaanak tayo para at least. Kasi minsan yung iba, may mga edad na nag-asawa kasi nga, inuunan mo nila yung trabaho. So, karamihan, pinapahinto ng lalaki, yung babae na magtrabaho para sa bahay na lang. Para pag-uwi niya, nadadat na niya lagi yung asawa niya. Kung ikaw naman ay wala pang anak, so hindi pa kayo nagkaanak, so pag-uwi ng asawa mo, pagsilbihan mo siya. Pag-uwi, kumustahin mo siya, kumusta ang biyahe, so di ba, lambingin mo siya, para at least, kung pagod ba siya, mawalang pagod niya. Kapag wala pa kayong anak, so ganun ang gawin mo, laging routine mo yan araw-araw bilang isang asawa na nasa bahay. So, yon, lagi mo siyang pagsilbihan, pagluluto mo siya ng almusal, hapunan. So, ugaliing lagi kayong magsabay kumain. Ha? Pero lang, kung lagi siyang nasa OT, alam mo, gabi na siya umuwi sa hapunan, ayun na, kung makakatis ka sa gutom, pero hanggat mari, kumain ka na kung late na siyang nakaka-uwi. Tanungin mo naman siya, so tanungin mo kung mag-OT ba siya, pwede mo naman siyang itiks, pwede mo naman siyang itiks, kasi may gadget naman, hindi naman lahat ng karamihan ng tao ngayon, kahit bata nga, may mga gadget na, may mga cellphone na. So, pwede mo siyang itiks kung maaga ba siyang uwi. Kung maaga siyang uwi, sabay kayong kumain para at least makapaghanda siya, makapaghanda ka, kung anong gusto niyang ulamin, may gusto ba siyang ulamin ngayong hapon? Diba? Ganon. So, yan. Tandaan mo yan. Bilang isang babae na nasa bahay. Ang pangatlo, kung asawa naman ay nakainom, lasing. So, pag-uwi ng bahay, mainit ang ulo kasi lasing. Madaldal, maingay. So, huwag mong pagalitan. Hayaan mo lang siya. Pagsilbihan mo siya. Yan. Pagsilbihan mo siya kung anong ano pakainin mo siya, anong gusto mo sa bawo, yan. Pulbuhan mo siya, anong gusto niya. Ganyan pa rin. Kahit lasing siya, yan. Nagagalit siya, ganyan. Hayaan mo lang. Bumawi ka na lang. Pagising niya kinabukasan. Yan. Yan, tandaan mo. So, pag lasing, huwag mong salubungin kasi mag-aaway kayo mamaya. Masaktan ka pa kasi lasing nga siya. So, hayaan mo lang siya matulog. Hanggang makatulog, hayaan mo lang. So, pagising mo kinabukasan, doon, bumawi ka, buhusan mo ng tubig. Joke lang. So, yan, kausapin mo kinabukasan. Diba? Para at least, kung bakit siya naglasing, diba? Sabihan mo na huwag na siya mag-inom uli kasi hindi niya kayang dalhin yung alak. Kung nag-iinom naman siya sa kapitbahay, alam ba, inaya siya ng kumpare niya, off duty niya, so, wala naman kayo balak lumabas, so, alam ba, dyan lang kayo, tapos bigla siyang napaya uminom, tapos, yun, nasa inuman na, maaga pa lang. Alam mo, alas 10 umpisa, nag-umpisa na. So, siyempre, kailangan mong ayain siya para kumain. Kung may dala sa cellphone, text mo. Uwi ka ba ng bahay, kakain tayo. Sabay kayo kumain.
Pag nag-reply na, mauna ka na, kumain ka na, hayaan mo siya. Kasi minsan, yung ibang lalaki, hindi naman sa lahat ha. Ayaw nang sinusundo ng asawa, ayaw nang kinukulit pag nasi inuman. Kasi, ano daw, nasisira na yung pagkalalaki nila. Yung mga ganong lalaki, pag uwi, inaaway yung asawa. Kasi pinapahiya daw. May mga ganon. So, para maiwasan na lang yung gulo, hanggat mari, huwag mo na siyang sunduin. Kung alam mo, wow, wala siyang dalang cellphone, naiwan sa bahay. Kung natatanong mo naman sa nag-iinuman, sinyasan mo lang sa nakakain na. Kung sabi niya, mauna ka na, mauna ka na. So, huwag mo na siyang pipilitin na sumabay sa'yo kumain. So, kumain ka na muna, mas mahirap na kung ikaw pang magkasakit. Panlima, may mga lalaki kasing hindi lang libangan minsan pag off-duty, imbis na sa pamilya, sa kapitbahay, nagtutungit, o kaya naman minsan sa sabungan, sa mga tupada. Diba? So, mas inaalaga yung manok. Diba? Minsan nga, binibilhan pa nila ng ano eh, vitamins yung kanilang manok, hindi masimas tuwing umaga, mas nauna pang himasin yung manok nila kasi kanilang asawa. So, yan. So, pag alam mo, nagtutungit, at paulit-ulit, wala nang time sa'yo, bis na di-off, bis na yung di-off na yan, yung time na yan para sa pamilya, nandun sa iba, sa kapitbahay, nandun nagtutungit, nandun sa baraha. So, kung ikaw ay punong-puno na, para naman magtanda, at hindi naman ikaw ang masisisi, so, madali lang. Fix mo lang yung mga pulis na itong lugar na to, may nagsusugal. Kung gusto mo, para hindi ka matres, gumamit ka na ibang SIM card. Fix mo yung pulis na dyan sa bahay na yun, may nagsusugal. Kung nahuli, magtatanda na yan. Di ba? Magtatanda na yan, hindi na uulit yan. Pwede lang, kumakati talaga yung kamay sa itong 8-6. May mga lalaki kasing kwintador, ibig sabihin, kwini-kwinta yung mga binibigay sa'yo, sa asawa. So, bilang babae, kung ganun ang asawa mo, ang dapat mong gawin, una, pag once binigay sa'yo yung pera, lista mo kung magkano yung binigay. Alam mo, binadjetan ka ng 10,000, malaki sinahod. Di ba? 10,000. Sabihin din, 5,000. May anak ka lang isa. So, yung anak mo ay nagkagatas. So, lahat ng gastos ng anak mo, lista mo, gatas, binili mo. Tapos, yung binigay mo na allowance sa kanya, alam mo ba, 10,000, binigay mo siya ng 2,000 allowance. Right? Tapos, gatas mo, 2,000. So, mamahalin mo yung gatas mo, may mumurahin din naman, diaper ng anak mo. So, bayad ng ilaw, lista mo lahat yun. Ilista mo sa isang libro. Ilagay mo kung magkano yung binigay niya. Bayad ng bahay, kung ikaw ay nangungupahan. And then yung binibili mo araw-araw. Alam mo, bumili ka ng gulay. Bumili ka ng sibuyas. Ilista mo. Ilista mo lahat. Tapos, pag hinanap sa'yo yung pera, at alam mo naman, nandun lahat na punta, nakalista lahat eh, total. Pakita mong listahan, para mapahiya naman siya. Na, kung mo nagbigay siya ng malaking halaga, eh, hindi yun sapat para kwintahin sa'yo. Di ba? Kwinta na. Kung ano ba yung binigay ko sa'yo? Kung ikaw lalaki naman, pag mas binigay mo na yung pera sa iyong asawa, huwag mo lang kwintahin kung saan napunta. Na alam mo naman, na ginamit sa mabuti para sa pamilya mo. Okay? Pang-pito, sa mga babae kasi minsan, pag may anak na, kasi nakalimutan na natin mag-ayos sa sarili. So, diba, minsan, dahil sa dami ng trabaho, nakalaga ng anak, so, siyempre, babantayin mo ang anak mo, so, maglalaba ka pa, magluluto ka pa, lalo at wala kang katulong, at sakto yung kinikita ng asawa mo para sa iyong pamilya, so, kahit paano, magpaganda ka man lang para hindi ka magiging loose yung tingnan, diba? Kasi, minsan, yung ibang asawa na, yung ibang babae, minsan yung ibang babae, napapabayaan na yung kanilang sarili dahil sa mga sa anak nila, sa gawaing bahay. E kasi minsan naman yung mga lalaki, kung mo ganun yung ating mga asawa, na napapabayaan na, maghahanap na ng iba. So,
para kahit paano, laging in love pa rin yung asawa mo kahit may anak ka na. So, ugaling pa rin magpaganda. So, laging magsuklay man lang, kahit magsuklay man lang, kahit pulbo man lang, para at least laging maganda sa paningin na yung asawa. Okay? Huwag nating pabayaang, huwag nating hayaang kung may anak na tayo, maging lusyang para naman na pakita natin maganda pa rin tayo kahit may anak na. Pangwalo, siyempre, ang minsan may time tayo na wala nang ginagawa tulad yung anak natin. So, nakapaglaban na tayo. So, yung asawa natin na sa trabaho. So, nakapagluto na ng tanghalian. So, ano ba, kakain ka na. So, nanonood ka ng TV. Siyempre, nakipag-chat ka, may ka-chat kang iba kasi nalibang ka. So, kung nabawa, pangit na yung chat nyo, hindi na maganda. Yung chinachat ng lalaki, medyo nanliligaw na sa'yo. Diba? Kasi na, lagi kang nagpapaganda. Siyempre, hindi ka nagiging lusyang, so inalagaan mo yung sarili mo. So, pati ibang lalaki, eh, in love na sa'yo. So, yan ang iiwasan mo. Iwasan mo pag-chat sa kanila. Kung ganun yung mga chinachat sa'yo, hanggat maaari, i-block mo sila. Yung asawa mo naman, walang mabasa na hindi maganda. At saka para at least, hindi ka matukso. Yan, iwasan mo makipag-chat sa iba. Yan, pang-siyam, sa buhay kasi natin, lagi tayo may pagsubok na dinadaanan. So, araw-araw yan. Hindi naman araw-araw, pero always. So, laging binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon kung ito ay kaya ba na talaga natin. Kasi wala namang binibigyan ang Panginoon sa atin na hindi natin kayang lampasan. So, halimbawa, pagsubok na binigay sa inyo, so, magdasal pa rin tayo sa Panginoon. Huwag natin kalimutan, humingi ng tulong sa Kanya. Huwag natin kalimutan magdasal na sana malampasan niyo yung problema. Pero sa totoo lang, kaya niyo naman ang problema pag dalawa kayo. Ibig sabihin, sinishare mo yung problema sa asawa mo at naiintindihan ka naman niya. So, malay, parang yung problema parang lilipas na lang din niya. Kasi minsan kasi, kung may problema, minsan, dadagdagan mo pa na isang problema, lalong mas mahirap. Okay, so, kung may problema, may mga pagsubok, natural lang yan. So, hindi yun yung cause ng hiwalayan. So, kung nagka-problema na kayo, konti problema, naghiwalay na kayo, nawala na kayo ng pera. So, naghihirap lang kayo sa buhay, wala na kayo makain, naghiwalay na kayo. So, nagsisihan na kayo. Diba? So, huwag yun. So, pangit yun. Number 10, mag-ipon ng pera sa paano paglating ng araw, may madudukot ka. Di ba? So, may naipon ka, may madudukot ka. Pagdating ng kailangan mo ng pera, nagigipit ka. So, kahit paano, may madudukot ka. Pang 11, alam mo, minsan kasi, kahit may problema ka, minsan hindi mo nararamdaman yan pag nalimbawa may anak ka, may asawa ka, nagmamahalan kayo. Parang yung problema, wala. So, always mong pakita sa asawa mo na mahalaman mo siya. Pakita sa anak mo na mahalaman mo siya. Alagaan mo sila bilang nanay, bilang ina ng tahanan, ay ilaw ng tahanan. Yan. So, yan, tandaan mo, laging mong mahalin yung asawa at ang inyong mga anak. So, ayan. Dito na lang. So, salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Junal Dan TV. Nakiklik na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking YouTube channel. Okay? May upload din pala ako tungkol naman sa mga bata ngayon. So, abangan nyo na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood.